Soren TFC Onliners, tuloy ang kwentuhan. Kasama naman ang isa sa bibida sa maalaala mo kaya episode at isa sa brother namin sa hashtag. Let's all welcome Jameson Blake! Yay! Hey, Tom! Hey, guys! Hi! Good morning, hello. Hello, Luke and Nico. And hello, hello, and hello, Showtime TFC Onliners. Hello, guys. Thank you, bro. Ayan. Ako, ito, Jameson. Kamustahan muna tayo mga pinagkakaabalahan mo. Siyempre, bukod sa pagpo-promote ng iyong MMK episode. Ayun, kakatapos namin mag-shoot ng MMK. And been doing ASAP for the past few weeks. And ayun, kasere na ako. I'm gonna be part of Viral. So, wow, focus, congrats. Next focus po. Kailan lalabas ang Viral, Jameson? Ha? Yung teleserye. Yung Viral, wala pa. Magta-taping pa lang kami. Wow. Ito, let's talk about your MMK episode. Tungkol saan ba ang istorya ng MMK na pagbibidahan mo? Ayun, yung episode namin, the hashtag is MK Love and Adulting. So basically, about love and adulting, about a couple na nag-meet nung high school, tas they grew together. I mean, they grew all together and they became doctors. Sabay sila nag-doctor. So it's not only about love, pero may mga life lessons din about setting your priorities in life. Ganun, syempre, pag naging adult ka na, diba, ma-priorities ka na kung saan ka mag-focus. So, ayun, ganun yung story namin. So, pang Valentine's pala to, no? Love story. Sakto. Pero ito, Jamie, kwentuhan mo kami. Ano ba ang similarity or kaibahan naman ng character mo na si Gerard in real life? Similarity, medyo may similarities kami more than differences siguro. Like, kasi syempre as nung I'm si Gerard nung nag-aaral pa siya, syempre nag-experience pa siya as in yung barkada and stuff like that, yung games and stuff, and then yung school parang naging less of a priority, parang ganun. Pero di naman nangyari yung ganun, pero may mga similarities lang. And very chill lang si Gerard, soft-spoken siya. They even have a vlog din sa YouTube yung couple. And silang dalawa, they're very like soft-spoken, and ayun, wala naman malaking differences. Pero kumusta naman ang experience na makatrabaho si Charlie Dizon? First time mo ba to o naka-work mo na siya before? Well, literally, I mean, di naman siya first time, kasi yung first time was, I mean, way back 5 years ago, nakasama ko siya sa commercial. So, I'm very happy na nakasama ko siya ulit dito sa MMK. Tapos, ang cute ng commercial niyo before. Oh, dati, like 5 years ago. That's I remember. Ayun, it's very different kasi syempre, seeing her before na parang, syempre, di pa siya artista. Tapos, seeing her now, tapos nanalo pa siya ng best actress. So, I'm very proud of her na, ayun, nanalo siya and I get to work with her again. And, most of the projects na I'm doing kasama ko siya. So, ayun, happy naman. Meron ba ano, Jameson? May kaibahan ba yung working with her before sa commercial, yung working with her now sa MMK? Same pa rin siya, same as a person, ganun pa rin siya, and ayun, same old, pero siguro we're just more mature tsaka mas focused sa like career-wise naman. Mas iba, mas malaki. It's way different from before. Pero James, hindi ito yung first time na nag-MMK ka, di ba? Ilang beses mo na to? Hindi na mabilang, ano? parang di na niya natandaan. 5, parang ganun na. 5. Ano yung, ano nito, pinaka, kumbaga, yung memorable experience? Kasi sa lima na yun, ano? Mm-hmm. Ano yung pinaka memorable or challenging part dito sa episode mo ngayon sa MMK? Pinaka challenging? Siguro, kasi syempre, di ko pa na-experience yung proposal and stuff like that, yung stage na yun. There's a lot of scenes sa episode na parang, ayun, si Gerard, he did some mistakes and stuff like that. So, syempre, kailangan kong internalize yung ganun. Kahit, syempre, single ako ngayon, so wala akong hugot. So, Mahirap. So, ilang naman, I just had to fit in the character. Di naman sobrang hirap. Actually, out of the episodes na this month, kami yung light eh. So, it was easy to do naman. Mm-hmm. Pero hindi, kumusta ang pagta-taping itong new normal naman? Yung taping? Medyo,
Actually, mas okay. Mas gusto ko yung ganitong setup. Okay. Mas makapag-focus ako sa character. Mas ma-memorize ko pa yung mga lines ko instead na uwi pa tayo. Tapos, you know, we're doing other things naman. Parang ganun. So, okay naman siya. Manageable siya. It was well organized. Thank you sa MMK team. And, ayun, okay naman yung experience. Mm-hmm. Usually, gaano katagal yung taping nyo? Ilang araw kayo nakalock yung taping? So, for example, mag-start kami ng 10. Ayun, natatapos kami din ng 10 p.m. Yes, 12 so, hours. 12 hours. Oo. Pero, Jameson, sino pa ba yung mga iba nyo pang makakasama dito sa MMK episode nyo? And kasama ko si, kasama din dito si Jason D, Beatavis, and syempre si Charlie Dizon, and many more pa. Mm-hmm. Pero dito sa MMK na to, kumbaga doon sa limang nagawa mo, ito yung pinaka-light na nagawa mong episode. One of the lightest na ginawa ko. It's love story siya kasi. So, compared to the ones I've done before. Mm-hmm. And speaking of Valentine's, nabanggit mo single ka. Any plans? Oo. Sa Valentine's? Third wheel. Wala akong plan mag-date, pero siguro mag-send ng flowers, secret admirer, ganun. Ah! Call ba tayo mag-blind item, Jameson? Oo, baka naman pwedeng magbigay ng clue. Showbiz o hindi, yun lang. Kahit showbiz o hindi, yun lang. Showbiz. Nainagisip ko. Nag-iisip ko ipo-pursue, ganun. Yes. Pero yung totoo, wala naman akong plans. Wala pa naman. Siguro just with my mom, kasi kasama ko siya dito sa bahay. Pero tanungin ko dahil si Jameson, masipag mag-game streaming. Ano ba? Mas nag-enjoy ka ba mag-game streaming kaysa mag-love life muna? Hindi ako nagsistream masyado kasi kakabalik lang yung internet ko. So mostly, wala. Di naman ganun, Nico. Grabe ka. I mean, tinatry ko naman. Grabe ka naman, Nico. Di naman nangyayari sa akin. Siguro parang malas ko sa love life. Wala. Bata pa. Oo. Bata mag-e-explore pa. Yes. Uh-oh. Pero ano ba hinahanap kasi ni Jameson? DJ Ana, dali. Interviewin mo. Hello, interview natin. Ano? Sige. So, Jameson, ano ba problema natin sa pag-ibig? Konti problema lang naman. Manageable naman siya. Siyempre, when you meet someone, you gotta be friends muna. Ganun, di naman agad-agad. By step. Oh, getting to know stage. Take it slow. Ganun. Gusto mo yung ano, going to the traditional way muna. Parang bigla-bigla. Oo, nag-slow mo din si Luke. Oo, akala ko sa akin lang eh. Ako? Yes! Into traditional way, yun ibig ko sabihin. Traditional. Kinakabahan ako sa internet ko. Kinakabahan ako, kala ko sa akin eh. At syempre, ito na nga. Mga Showtime Onliners, marami nang na-excite na mapanood ang MMK episode. At ito na, panoorin na natin ang trailer. Play VTR! Happy Valentine's Day po. Happy Valentine's Day po. Sabay nilang binuo ang kanilang mga pangarap. O basta, sabay tayo pagka-graduate ng college, tapos hanggang med school. Gerard Maris Jobel Fernandez. Di pwede, 2020 pa. Pero when adulting hits hard, puro ka nalang gimmick. Yung future natin, kailangan nating paghandaan. So yung isa o dalawang oras na kasama ko, feeling mo waste of time? Ma-achieve pa rin kaya ang dream to be together forever? Ba't di ka kasi maging responsable? Mahal mo ba ako? Sobrang magkaiba tayo. Ikaw, sigurado ka pa rin pa sa akin? Jameson Blake at MMFF Best Actress Charlie Dizon. MMK, Sabado ng Gabi. Yes! Yes, Jamie. Pero ito, alam ko excited na ating mga TFC Showtime Onliners. Saan ba mapapanood ang MMK episode mo? Ayun guys, I'm gonna take this opportunity. Mga kapamilya, I'm inviting everyone to watch our MMK episode about sa kwento ng checklist sa pangarap at pagmamahal ni Gerard at Jobel sa MMK Love and Adulting. And syempre, this episode is directed by Direk Noel Naval. At makakasama ko din dito sila Jason D, Beatavis, at syempre si Charlie Dizon at iba pa. And you can watch our MMK episode tomorrow, 9 p.m. bukas. I mean sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Life, I Want TFC at A to Z Channel 11. And please guys, don't forget to use our hashtag
MMK Love and Adulting.